sakay ng Diamond Jubilee State Coach. Unang nasilayan sina King Charles III at Queen Camilla paglabas sa Buckingham Palace. Kabilang sa mga libu-libong nag-aabang sa daanan ng karwahe ang ilang Pinoy. We are here to witness history. I don't think it will ever come a time that we will witness another event like this. Pinalakpakan at binati ng mga tao ang hari at reyna habang patungong Westminster Abbey, kung saan idaraos ang okasyon. Alas 11, sinimulan ang seremonya na pinamunuan ni Archbishop of Canterbury, Justin Welby. Tumagal ito ng 2 oras. Nagbahagi ng reading si Prime Minister Rishi Sunak. Nahati sa 6 na bahagi ang koronasyon, ang recognition, oath, anointing o pagpahid ng holy oil na hindi ipinakita sa publiko dahil ito ay sagrado, at investiture, kung saan ipinutong ang St. Edward's crown kay King Charles at Queen Mary's crown kay Queen Camilla. Sumunod ang enthronement, homage, kung saan binigkas ni Prince William ang tagapagmana ng korona, ang katapatan sa kanyang ama. Pagkatapos ng seremonya, sakay naman ng Gold State Coach, muling binagtas ang ruta pabalik sa Buckingham Palace kasama ang higit 6,000 miyembro ng militar ng UK, Commonwealth at the Realms. Sa Buckingham Palace Gardens, sinaluduhan ang hari at reyna ng mga naghihintay. Alas 2:30 ng hapon, lumabas sa balkonahe ng palasyo ang hari at reyna kasama sina Prince William, Duchess Catherine at kanilang mga anak. Dahil sa ulan at maulap na panahon sa Central London, wala pang kalahati sa 60 aircraft ang lumipad sa flypast. Pero hindi naman nabigo ang mga manonood sa paglipad ng inaabangang Red Arrows para sa huling saludo sa hari at reyna. Long live the Queen! Ang grandeng palabas at seremonya na nagpapakita ng relihiyon, tradisyon at kultura sa koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla. Ito ay isang bagong yugto sa pahina ng monarkiya. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.